Itong si Maharlika, ang tanong natin, hanggang kailan ang kasinungalingan nito dito sa social media? Hanggang buhay ito si Maharlika, mananatili po itong sinungaling dito sa social media. In short, kahit matapos ang termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hanggang nabubuhay at kayang magsalita niyan, magpapalaganap po yan ang kasinungalingan. Bakit? Ang punto kasi natin ngayon, lahat ng mga binabato niya sa ating Pangulo na tinatawag niyang First Gentleman at saka ang ating unang ginang na tinatawag niyang Mrs. President ay wala namang basis at all. Inaakusahan niya ang ating unang ginang na babaeng ahas. Ano ang dahilan para maging ahas ang unang ginang? Alam niyo, napaka-basic naman yan eh, na lohika sa bawat pamilya. Kapag ka ang mag-asawa, maayos ang pagsasama, hinding-hindi mo hahangarin na mapahamak ang iyong esposo. Kasi ang kapahamakan ng iyong esposo ay kapahamakan mo bilang kanyang spouse at kapahamakan ng buong pamilya. Sa tingin nyo, aahasin ng First Lady ang sarili niyang asawa kung saan mapapahamak ang kanilang pamilya, lalong-lalo na yung kanilang anak na sina Congressman Marcos, Sandro, si Simon at saka si Vincent? Diba hindi? Ganon din naman sa inyo. Kapag ka maayos ang pagsasama nyo bilang mag-asawa o kahit hindi kayo kasal bilang magnobyo at magnobya, common law spouses, hindi nyo kailanman tatraidorin ang inyong asawa, ang inyong mahal sa buhay. Pero itong si Maharlika, pinakakalat nito nung mga nakaraang buwan, nakaraang taon, ang mga katagang babaeng ahas sa Malacanang. Paano ba nagsimula yan? Nung nagigipit na itong si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. At lalo na nung ito ay matanggal sa Malacanang. Eh alam naman natin na kahit yan po ay nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang Executive Secretary, hindi maikakaila na siya po ay talagang hindi na pinagkatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh sa katunayan, ano ang sinabi sa kanya ng Partido Federal ng Pilipinas kung saan siya po ay nabibilang, in particular itong si Attorney George Briones? Pumapatol sa babae, di ba? Ayun ang akusasyon sa kanya nitong si Attorney George Briones kay Attorney Vic Rodriguez. Eh ang pagkakaalam natin, itong si Attorney Vic Rodriguez, malapit ito kina Maharlika at iba pang mga vlogger na ngayon ay kasalukuyang tumutulig sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung babalikan nga natin ang vlog ni Mr. o ni Attorney Harry Roque, sabi niya, mga makabik, tigilan niyo si First Lady. Ibig sabihin, may paghihinala o pagkakaalam marahil itong si Attorney Harry Roque na ang mga vlogger na ito ay may connection kay Attorney Vic Rodriguez. Bagamat yan ay hindi po natin sigurado, I am not saying na totoo po yan, pero ang mga ikinikilos ng mga vlogger na ito ay nagmula lahat doon sa issue na yon. Nung nawala sa posisyon si Attorney Vic Rodriguez, sumunod si Attorney Trixie Cruz Angeles. At ang nakakatawa pa nga dati, itong si sinungaling na Maharlika, tinatawag niya pang Suraida, si Attorney Trixie. Tapos nung parehas nang wala na sa gobyerno, aba nagkasundo na, maganda na ulit ang tingin niya kay Attorney Trixie. O diba, napakasinungaling na tao. Ngayon, yung babaeng ahas na yon, makailang buwan pinagkakitaan iyan ni Maharlika. Talagang limpak-limpak na salapidin ang kanyang kinita sa issue ng babaeng ahas. Nakisakay diyan kung sino-sinong vlogger, particular yung isang retiradong general, si Macanas. Naniwala siya dito kay Maharlika na meron daw babaeng ahas sa Malacanang. Pero wala pong katotohanan yon. Paano magkakaroon ng babaeng ahas sa Malacanang? Puro tao ang nandoon. May mga babae, tao. Nagpapatawa lang ako mga tola. Ayoko lang tumawang, katinong lalamunan ko eh. Pero manumbalik tayo rito sa sinungaling na si Maharlika. Nung alam niya na ang babaeng ahas ay hindi na pinapatok ng publiko, dumating ngayon ang issue kay Bantag.
Tapos dito naman siya pumanig. Pinalalabas nila ngayon na si Bantag ay ginigipit lamang ng gobyerno dahil ito daw po ay may paninindigan para labanan ang illegal na droga. Kung saan sinasabi nitong si Maharlika, eh wala daw ginagawa ang kasalukuyang administrasyon laban sa illegal na droga, lalong-lalo na sa ibang mga problema sa criminality sa ating bansa. Eh kung hindi ba naman sinungaling ito talaga, eh kitang-kita naman natin simula pa lamang nung pagkakaupo ng ating mahal na Pangulo hanggang sa kasalukuyan, bilyong-bilyong halaga po ng illegal na droga ang nakumpiska na at libo-libong mga suspect ang naaresto at nasampahan na po ng kaso sa hukuman. Oh. Tapos, sinasabi din itong si Maharlika, ang pagsuporta daw kay Bantag ay pagpapakita ng paglaban sa maling sistema na ginagawa partikular ng Secretary of Justice na pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Makikita ninyo mga tol kung paano nila wine-weaponize yung mga situations in their favor at gamitin nga ito para i-strike ang kasalukuyang gobyerno. Pero lahat kasinungalingan, alam naman natin na ang pagtatanggol nila kay Bantag ay nakabase lamang sa mga self-proclaimed o sabihin na nating mga sariling statement nitong si Bantag, particular sa mga pag-aakusa niya kay Secretary Remulla. Pero ang gobyerno na pinamumunuan ngayon ng ating Pangulo at pinagkatiwala ang paghanahanap ng hustisya kay Secretary Boyeng Remulla ay nakatindig sa mga ebidensya. Alam naman natin siguro kung ano ang ebidensya, di ba? Ang ebidensya, ito po yung mga patunay na meron po talagang isang pangyayari na hindi mo maikakaila dahil merong mga bagay-bagay, testimonya, dokumento na magpapakita na yung pangyayari na yon ay totoo talagang nangyari. Ibig sabihin, meron pong facts na pinag-uusapan. Pero itong mga nilalahad nitong si Maharlika, walang facts ni isa man. Lahat ay hearsay lamang. Yung pagtatanggol nila kay Bantag, puro hearsay. Sabi nila kay Secretary Boyeng Remulla, ito daw po ay isang adik. Ito daw po ay isang bakulaw. Paano magiging bakulaw ang isang tao? Walang bakulaw na tao. Anak ka ng teting, nagpapatawa lang ako muli ah. Sana kahit paanong corny patawa ko, natatawa-tawa kayo ng konti. Ano? Ahas sa Malacanang, eh tao ang nandoon. Malibang kung merong ahas na alaga, yung mga taga Malacanang. Tapos ngayon, sasabihin nilang bakulaw si Secretary Remulla. Eh, alam naman natin na tao yon, kapatid ni Governor Remulla. Oh, kasinungalingan, di ba? Tapos, ano pa ang mga issue nila? Ito daw po ay nagkakamal ng yaman na hindi maipaliwanag. Talaga, eh kung merong hindi maipaliwanag na yaman, si Secretary Remulla, dapat punto na ito para sampahan nila ng kaso sa ombudsman. O, sinabi ba din nila na ito daw si Secretary Remulla ay gumagamit ng ipinagbabawal ng gamot. Napakaraming mga kasinungalingan. Ngayon, unti-unting nagsasubside ang issue kay Bantag. Dahil nga mga bobo ito, wala namang alam kung ano lang ang sabihin sa kanila ng idolo nila, hindi naman nila alam yung sistema ng hustisya dito sa atin. In short, hindi nila alam kung ano yung criminal justice process o system na umiiral sa ating bansa. Kaya hindi nila alam kung paano po talaga ito nagagana. Ang ginawa nitong sila Maharlika, considering na unti-unting nawawala na ng interest ang tao kay Bantag, eh sumasakay naman doon sa mga issue ng mga presyo ng bilihin. Tumataas daw ng tumataas. Ginagamit nila itong kasinungalingan laban sa ating administrasyon. Baruin nyo, isisisi ang inflation sa ating Pangulo kung hindi ba naman napakasinungaling ng mga ito. Walang sino mang head of states ang may kasalanan kung bakit nagkakaroon ng inflation. Nagkakaroon ng inflation dahil sa global activity, global economy. Lalong-lalo ngayon, tumataas ang pangangailangan sa enerhiya. Bakit? Kasi limitado ang nakapagsusupply ng energy, mga fossil fuel, dahil yung mga malalaking producer po nito nagbabanggaan, may kanya-kanyang mga sigalot. Lalong-lalo na ang Russia at saka Ukraine, parehas pong producer yan ng mga langis.
ako. Ang epekto nito sa merkado, napakalaki. Kaya nagtaas ngayon yung presyo ng mga bilihin worldwide. Tapos ibabato nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh, malaking kasinungalingan yon. Dumating ang issue na ito. Sibuyas. Palay mo sisisihin pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung merong issue sa Sibuyas, hindi yan kasalanan ng Pangulong Bongbong Marcos, kaya malaking kasinungalingan ang sinasabi nitong si Maharlika. Nakasalanan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang Sibuyas, problema iyan, simula pa ng mga nakaraang administrasyon dahil pinabayaan ito pong Department of Agriculture. Ang Sibuyas kaya tumaas kasi may mga gahamang negosyante na sinasabi nga cartel daw po iyan. Eh. Alam nyo ba yung cartel? Ito po yung agreement between illegal traders. Ano? Pwedeng sa droga, pwedeng sa ibang mga bagay. Basta pagka may cartel, ang ibig sabihin po niyan, agreement between two or more groups or individuals. Pero illegal yung kanilang ginagawa. Negative ang cartel. Ano? Eh, may cartel daw po. Eh, ano ang patunay natin? Bakit tayo ay nagsasabi dito ng totoo samantalang itong si Maharlika ay nagsasabi ng kasinungalingan? Eh, tayo nakabase sa balita. At yung balita, facts po iyon. Hindi po yon kismis. Yung mga sinasabi nitong si Maharlika, si Michael Madaw, eh, Sabuat, si First Lady daw, si First Gentleman, o si Mrs. President, yun yung mga bansag niya eh. Kasabwat daw po dyan sa hoarding, illegal mining, at saka smuggling. Wala po yung katotohanan. Ano ang isang ebidensya na magpapatunay na hindi po totoo itong sinasabi nitong si Maharlika? Pakinggan po ninyo ang katanungan dito kay Congressman Rosana Vergara ng Nueva Ecija. Siya po ang isa sa mga kongresista na nag-imbestiga dito po sa katatapos lamang ng mga hearing tungkol po sa naging problema ng pagtaas ng sibuyas sa mga nakalipas na buwan. Ayon dito kay Attorney Mike, tinanong niya, meron bang nabanggit o nasa buwat na pangalan na Michael Ma sa inyo pong pagdinig diyan po sa problema ng pagtaas ng sibuyas sa diyan po sa ginawa niyong hearing sa Kongreso? Ano ang sagot dito nitong si Congresswoman Rosana Vergara? Wala. Pero panoorin po natin yung particular na question at saka sagot nitong si Congresswoman Vergara. Who else are you looking at as responsible for the Onion Cartel? Was the name Michael Ma brought up? Was the name Michael Ma brought up diyan sa hearing ng Kongreso? Yan yung tanong. Up during the hearing? This is the Committee on Agriculture. Mm-hmm. So I'm sorry to say no, that name was not brought up. Diba? Committee on Agriculture. Ang sibuyas, bahagi ng agrikultura. Ang sinabi ni Congresswoman Vergara sa tanong ni Attorney Mike, nabanggit ba ang pangalang Michael Ma diyan sa inyong pagdinig sa Kongreso? Wala, hindi nabanggit. Sino ngayon ang paniniwalaan natin? Si Maharlika ba na ang laging reference? Sabi sa akin ng sender, ipapakita niya pa ng ito yung text ng sender, babasahin ko sa inyo, mga palangga, mga hitad. Ang dami-dami nito, may mga photograph pa. Pero yung importante lang ang babasahin ko sa inyo, mga palangga. Tapos gagamitin niya rin reference itong si Montulpo. Na alam din naman natin na wala ring mga personal knowledge doon po sa kanilang mga dinadala sa kanilang column. Like Rigoberto Tiglaw din. Puro sila reliable source. Facts ba yon? Hindi. Chismis po yon. Ano? Chismis. Ito. Patunay ito. Sinasabi ng isang kongresista, walang Michael Ma na na-issue dyan po sa pagdinig tungkol sa sibuyas o yung alleged garlic cartel na ngayon, noong 2014 po yun, na ngayon ay sinasabi niya, wag naman pati sibuyas ay magkaroon na ng cartel. Kasi bakit? Dito sa pagdinig na ito, itong certain Lilia Cruz, ito pala ay sibuyas queen binansagan ngayon. Pero noon, involved pala ito sa tinatawag na garlic cartel.
at pinabagsak nito ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Kaya kung babalikan po natin itong interview, mga tol, balikan natin ha. Pakinggan po natin. Pasensya na kayo. If I have to play this again, pakinggan natin. Learn more about her allegations. Joining us now is Novi Siha Representative Rosana Vergara. Good morning po, Representative Rhea. Thank you for joining us. Good morning, Vicky. All right, so first off, where are the accused now? Where are the accused now? At home? Ayan. Si Lilia Cruz yung tinutukoy. Kasi bakit accused ang tanong nitong reporter? Kasi may kaso po ito. Ano? Graph. Kasama ng mga kasabwat niyang public officers dyan po sa Department of Agriculture. Unfortunately, naka-post bail po ito. Pansamantalang nakakalaya. Nasa 60,000 pesos lang yata yung bail na ibinayad. Tingnan ko nga kung tama yung pagkakaalala ko. They're considered resource persons. Committee hearings are still ongoing. So, right now. Eto ah, Maharlika. Dapat alam mo yung proseso, Maharlika eh. Pero imo, inaakusahan mo na parang may sala na ang First Lady, ang First Gentleman, ang Mrs. President ayon sa iyo, ang kapatid nito na si Martin Araneta at saka si Mr. Michael Ma at iba pa. Pero mismo ang Senado at Kongreso, hindi sila tinuturing na akusado. They are resource person. Ano? Si Bantag nga, hindi pa tinuturing na akusado. Respondent pa din eh, kasi wala pa sa korte. Bakit mo ngayon palalabasin, Maharlika, na yung mga sinasabi mong pangalan, smuggler, hoarder, antimano, kinunbik mo na kagad sila sa iyong pahayag. Ako, sinasabi ko palagi dito, nagpapatay di umano si Gerald Bantag ayon sa NBI, mamamatay tao di umano si Bantag ayon sa NBI. Yan ang sinasabi ng NBI, hindi naman ako. Pero ikaw, smuggler, laklakera, kung ano-ano pang mga masasakit na salita sinasabi mo kay First Lady o resource person in the event na kung sakaling mangyari man yung pinapangarap mong hearing, eto na nga yung hearing dapat talaga eh. Eh dumating dyan si First Lady, si Mr. Michael Ma at saka si Mr. Martin Araneta. Hindi sila akusado. Sila ay resource person. Yung mismong akusado nga na si Lilia Cruz, akusado na sa korte, still, tinitreat pa rin ng Kongreso bilang isang resource person. Eh. Now, I mean, she's out on bail. She has a case, if you're referring to Ms. Lea Cruz. She's been arraigned, I think, in July of 2019 for the garlic cartel issue that Senate and Congress investigated in 2014. But they just posted 30,000 peso bail. 30,000 lang pelo. Na doble ko pa yung halaga. 30,000 lang pala. Napakaliit na halaga. Diba? Pero lintek ang ginawa daw nitong si Lilia Cruz. Ayon doon sa isang farmer, 30 million ang nawala sa kanya. Kasi bakit? Ang ginawa pala nitong si Lilia Cruz, nag-issue ng cheque. At hanggang sa ngayon, hindi naman daw po na-settled at yung 30 million pesos na yun, hindi pa nababayaran sa kanya. Ngayon, Maharlika, palalabasin mo na ikaw nasa katotohanan, tapos ito mismo na ebidensya na nagsasabi na wala may isang pangalan sa mga binabanggit mong pangalan ang kasabwat dito sa nangyayaring manipulasyon ng presyo ng sibuyas sa nakaraang mga buwan. Ngayon, bumabanat ka, kanino naman, kay Bureau of Customs newly appointed commissioner Bienvenido Rubio. Itong si Mr. Bienvenido Rubio or Commissioner Rubio, siya po ay na-appoint nitong nakaraang mga araw lamang, February 14 or 13 yata. Siya po ay pinanumpa ng ating mahal na Pangulo sa Malacanang. Pero ang sinasabi as early as February 8 or maybe 13 na rin kasi yun yung time na nag-live streaming itong si Attorney Harry Roque explaining sa kanyang live streaming na ang credibility at integrity ng pinalitan nito na si former commissioner, nakalimutan ko bigla ang pangalan, Rio yata yun, ano?
ay unblemished din daw po yung integrity at credibility nun. Ang paniniwala niya, kaya lang daw po ito ginawa ng ating Pangulo, ay para matigil na yung mga haka-haka na itong si First Lady, ang ating Pangulo at mga malapit sa kanya, ay hindi po tinotolerate ang mga nangyayari sa Department of Agriculture at saka sa Bureau of Customs. Pero pinalalabas nito ngayong si Maharlika na wala daw pong isang salita ang Pangulo. Kasi ang sinasabi nitong si Maharlika, eh, ang Pangulo daw po ay nagsinungaling sa ngayon dahil noong panahon daw na na-interview niya ang Pangulo, eh sinabi daw po ng Pangulo na hindi mag-a-appoint ng sino man na mayroong bahid ng katiwalian. Eh ang tanong ko sa iyo, Maharlika, napatunayan ba na si Bienvenido Rubio ay may bahid ng katiwalian? Wala. Ano ang pinangahawakan mong ebidensya? Yung pagsasaliksik, interrogasyon ng NBI, eh hindi nga naisampa ang kaso. Ibig sabihin, hindi naging matibay yung kanilang investigasyon, kaya hindi naisampa ang kaso. O, pinangahawakan mo yung privilege speech nitong si Senator, dating Senator Lacson, Panpilo Lacson, na tinitulo niya na kita-kita dyan po sa Bureau of Customs, kung saan sa haba po nung binasa natin nung kahapon na privilege speech na yun, nabanggit doon na isa sa mga bagman collector itong si Mr. Bienvenido Rubio. Eh yun ay pawang alegasyon lamang ng isang senador clothed with parliamentary immunity. Kapag ka ang isang senador o kongresista nag-privilege speech at sila ay nagbanggit ng mga maaaring mapanirang puri sa ibang tao, they are protected by their parliamentary immunity. O, hindi sila pwedeng mademanda. Nagpursuba yung sinasabi na yon ni Senator Panpilo Lacson? Hindi naman eh. Kasi bakit? Eh marahil wala talagang ebidensya na nailabas, dahil kung merong mang ebidensya na nailabas, eh dapat nakasuhan si Bienvenido Rubio. Ngayon, kung merong ebidensya na nilabas at hindi nakasuhan si Bienvenido Rubio, bakit pa rin natin isisisi yung kay Bongbong Marcos na ating Pangulo? Di ba hindi dapat? Kasi yon ay dapat sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh meron nga po silang pinamumuo ni Gregco Belgica, di ba? Yung Presidential Anti-Corruption Commission. Oh. Eh, itong pinamunuan na yan ni Belgica, binuwag na yan ng ating mahal na Pangulo. Pero kung totoo yung sinasabi mo, Maharlika, eh dapat nasampahan ng kaso. Dapat alam yan ni Gregco Belgica. Di ba best friend mo si Gregco Belgica? Lagi mong tinitira. Itanong mo nga doon, Maharlika. O ngayon, mga tol, nilatag ko lang sa inyo ang mga kasinungalingan nitong si Maharlika. At ang tanong na hanggang kailan ang kasinungalingan nitong si Maharlika, aka Hitad, hindi ko alam ang kasagutan. Pero ang aking pananaw po dyan, hanggat kumikita, tama yung isang manonood natin kanina, itong si Maharlika dito po sa social media, pananatilihin niya ang mga ganitong kasinungalingan series. Kasi may mga tanga na nanonood sa kanya at napapaniwala niya. Kaya kayo mga tol, huwag kayong magpapakatanga na panoorin ang mga vlog nitong si Maharlika. Otherwise, eh matatawag ko rin kayong mga tanga. Huwag po nating suportahan on whatsoever ang vlog nitong si Maharlika kung hindi nyo mapigilan na hindi panoorin dahil gusto nyo malaman kung paano nyo ipagtatanggol ang Pangulo laban dito sa sinungaling na tao na ito, eh i-download nyo po yung video niya at saka nyo panoorin yung replay. Pero sigurado, maiinis kayo. Dapat mataas ang emotional quotient ninyo. Pasensyoso kayo. Otherwise, eh baka mapagmumura nyo habang yung pinakikinggan itong si Maharlika. O magbabalik muna ako sa inyong mga komento bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Maraming maraming salamat sa mga manonood po natin.